Ulit ang mga sibilyan na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril. Pag-alma na isang grupo, baka dumami lang daw ang mga insidente ng pamamaril. Aba, ang mga sibilyan pwede na uling bumili ng high-powered firearms. Panorin natin itong balita na to. Mga ilang linggo nang nakaraan ito. Ipaliwanag ko sa inyo, ano naman ang posisyon ko tungkol sa usapin na ito. Personal opinion. Panorin natin ha. Na ulit ang mga sibilyan na magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril. Pag-alma na isang grupo, baka dumami lang daw ang mga insidente ng pamamaril tulad sa ibang bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Bago matapos ang Marso, papayagan na muli ang mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng semi-automatic high-powered firearms gaya ng 7.62 at 5.56 caliber rifles. Napapaloob ito sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na sinuspinde ng Administrasyong Duterte noong 2018 dahil sa pangambang magagamit ito ng mga terorista at mga kalaban ng gobyerno gaya ng nangyari sa Marawi Siege. February 27, isinumite ng PNP ang bagong amended IRR ng batas sa UP Law Center na magkakabisa 15 araw mula publication. Sabi ng pulisya, "This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po." Ayon sa ilang gun retailers at gun owners, napapanahon ang pagbalik ng pribilehiyong bumili ng mga high-powered rifles sa mga sibilyan. Lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, di ba, with China and all of other possible enemies will come in. Like for example, we have suppliers from Israel at sila yung mga civilians doon, mga nakakall into the service na rin to help defend their country. So ganun din yun dito, di ba? Tayong mga may license to own and possess, nakukuha neto. Siyempre, pag nagkaroon ng gera na ayaw sana natin, meron tayong mga armas na may dadagdag magagamit para depensahan ng ating bansa. Basta ma-regulate lang talaga. Dumaan sa proper examination and proper training din po talaga. Yung mga bibili. Pero umaalma rito ang Gunless Society of the Philippines. Hindi raw tayo dapat maging sunod-sunuran sa gun culture ng Amerika kung saan 8 sa bawat 10 sibilyan may baril. Nakikita natin ang result ng ganong policy sa Amerika sa mga shooting na nangyayari sa kanila. Kung yung ganong culture ay dadalhin natin dito sa Pilipinas, ganong problema din ang haharapin natin. Hindi rin daw dapat IRR lang ang dapat baguhin kundi ang mismong batas. Ilan sa mungkahi ng Gunless Society, huwag payagan ang mga sibilyan na ilabas ang baril sa bahay, ipagbawal ang pag-aarmas ng mga bodyguard ng mga politiko at limitahan sa 2 ang mga baril sa bawat sibilyan. Para sa GMA Integrated News. Ayun. So merong papalag. Of course, demokrasya tayo. Merong mga Pilipino, talagang gusto nila na they should be allowed to buy firearms. Meron din naman yung Gunless Society of the Philippines. Ayaw naman nila na magkaroon ng baril ang mga ordinaryong sibilyan. Discuss natin yung both sides, no? Yung merits ng kanilang mga argument. Para sa akin, ako personally, kahit hindi ako sundalo, ay gusto ko talaga meron akong sariling firearms. Doon sa sinabi ni Ms. Joy Gutierrez na ito ay magagamit just in case tayo ay lulusubin ng pwersang mapanako, medyo mag-isip-isip sila kung napakarami sa mga Pilipino ang nagmamayari ng personal defense weapons sa kanilang mga tahanan. Tipong mabubukulan din yung mga magtangka na lumusob sa atin. So, ibig sabihin, deterrent factor ang pinag-usapan. Lalo na kung ating mga reserve force, yung ating force multiplier in the event of war, kung may mag-invade sa ating bansa, sila yung tatawagin. And kung sila mismo ay mayroong sariling mga weapons na nakatago lamang sa kanilang bahay, hindi na nila kailangan na pumunta pa mismo, manghingi pa doon sa mobilization center dahil may sarili siyang dala. Ang idagdag na lang doon ay PPEs at saka posible additional ammunitions na kanilang magagamit kung sakali mayroong magtangka talaga na lumusob sa ating bayan. So deterrent factor ang pinag-usapan doon. Pangalawa,
importante din sa para sa atin na sa ating mga tahanan, meron din tayong pang-defend laban sa mga masasamang elemento. At kung alam ng mga tao na tayo ay meron ding kakayahan na bumaril to defend ourselves, eh nasa constitution naman yan, eh we can defend ourselves. Kung pumasok sa ating bahay, kutsilyo lang meron tayo doon, tapos yung mga masasamang loob ay may high-powered firearms, kawawain lang tayo. Kung ang mga tao ay mayroong sariling baril at nakikita marunong din talagang bumaril, eh mag-isip-isip yung mga kriminal, mga rapist, magnanakaw, mga manghuhold up, no? Kung may kakayahan yung posible nilang bibiktamahin. Again, that is also deterrence, no? Hindi magtatangka yung mga masasamang elemento within the Philippines na akyatin ang iyong bahay o ikaw ay atakihin. Ngayon, pupunta tayo doon sa isa pang pinag-usapan ng gunless society. Sabi nila, huwag nating gayahin yung gun culture ng Amerika dahil magaya ng sa kanila na kung saan ay mayroong marami rin ang mga incidents ng gun violence kagaya ng school shootings, mga bata na mamaril sa eskwelahan. Napakaraming mga insidente na nababasa natin kapag meron ng mental health issues yung isang bata o kahit yung mga matatanda ay namamaril na lang kung saan-saan. Meron sa palengke, meron yung dating sniper sa US Army na nung nag-retire na siya, namaril around doon sa state na kung saan sila, no? And kung susuriin natin mabuti, hindi naman natin maikumpara ang sa US at saka sa Pilipinas. Katunayan, meron isang study ito, panoorin niyo itong study na to, na kung saan ang nakitang-kita dito na sa datos, there are about 0.9 million firearms sa buong Pilipinas. At 2.1 million doon ay unregistered o mga illegal firearms. At kung makikita din natin sa datos dito sa international alert, 99% sa mga gun violence, mga krimen na ginagamitan ng baril ay mula sa illegal firearms. Wala naman yata ang matino na pag-iisip na magpa-register ka na yung baril, kukuha ka ng LTAP, kukuha ka ng license, then gamitin mo sa krimen, ay matitrace sa'yo yung baril na yon at tiyak, kulong ka. So therefore, ulitin ko, hindi ka pareha sa Amerika ang mga Pilipino. Unang-una, yung mental resilience natin, very resilient tayo sa mga kalungkutan dahil kung malungkot tayo sa ating bahay, tatawag natin ng kapitbahay, magtuba-tuba kayo doon, mag-inom-inom kayo, kwentuhan kayo, malimutan mo na yung problema at hindi mo nagagamitan ang iyong baril either sa pagbaril sa sarili o sa pagbaril sa iyong kapitbahay. Wala masyadong ganyan na mga insidente. Yung mga record ng gun violence sa Pilipinas, tingnan nyo itong datos na to. Simula in the past more or less 10 years, pababa ng pababa, no? From around 5,000 to around 1,200 in the year 2019. Ang ibig sabihin yan, sa kung itotal mo yung lahat ng gun violence na yan, na nangyari, mga insidente na yan, 99% yan ay ginagamitan ng illegal firearms. Yung mga kasama na dyan, yung sa NPA, sa mga teroristang kabusayap, yung sa mga secessionist group natin sa Mindanao, lahat yan mga gun violence na ating kinakasuhan. And, naiulitin ko, 99% wala namang lisensya yung mga nakakalaban namin na MILF, MNLF, BIFF, NPA. Wala. Hindi yan sila lisensyado. So, mali yung analysis na sinasabi na kung maraming mga tao ang magkakaroon ng firearms, licensed firearm, nakapangalan sa kanila mismo, ay mag-cause ito ng pagtaas ng gun violence sa Pilipinas. Ha? Dalawa yung binanggit ko about the mental resilience of the Filipinos. Pangalawa ay hindi naman talaga gumagamit ng licensed firearm to commit yung atrocities o violence against other individuals. So ayun, so kita natin, base sa data, in summary, ay pababa na yung gun violence
dito sa Pilipinas, and it can also be attributed to the dwindling number of armed conflicts, no, dito sa Pilipinas. Ang natitira sa atin ngayon ay yung armed conflict with the terrorist group, yung Dawla Islamia, yung dito sa Mauti, Dawla Islamia pa rin yan, dito sa Lanao del Sur, merong pa ilan-ilan na mga MPA. So, pababa ng pababa ang gun violence. And lahat yon ay mga illegal firearms. Pangalawa, yung ating datos ay magsasabi rin na hindi naman talaga ginagamitan ng licensed firearm ang mga krimen, no? So yung mga nagnanakaw, yung mga nanghold up, mga nangre-rape, namamaril pa ay hindi gumagamit ng mga licensed firearm. So therefore, kung tayo ay mag-isip ng pangmalawakan, mas strategic thinker tayo, i-consider natin na what if lusubin ang ating bansa? Meron ba tayong mapupulot na gagamitin natin to defend our country? Kung makikita rin natin sa datos, only about 1 million firearms ang gamit ngayon sa Pilipinas ng mga puwersa ng Estado. 1 million lang. So kung immobilize tayo ng presidente to defend our country, magkukulang yung firearms. Halimbawa, 3 million, 4 na million ang mag-volunteer from Luzon, Visayas, Mindanao, magkukulang yung available firearms. So, ang mga personal na mga baril ay pwede nating gagamitin to defend our country. Magpunta tayo sa mobilization center. We'll be placed under the control of a professional military officer. Then, we will help in defending our country. So, yan ang para sa akin. So, enjoy natin ang firearms. That is why it is also one of my advocacies to share skills, my skills in shooting, para marami ang makalam yung sa safety procedures, lalo na yon sa paano siya gagamitin to shoot targets from, say, 100 kahit hanggang 250 meters lang tayo, yung mga reservists natin ay malaking tulong na yon para maipagtanggol natin ating bayan. Para sa inyo, suporta ba kayo? O hindi kayo suporta na bibili o hayaan na bumili ng baril ang qualified na mga Pilipino? Ilagay lamang sa comment section, magbahagihan tayo, walang mamimersonal sa comment, walang mga atake, yung tinatawag na ad hominem na mga arguments na directed sa individual na nagpahayag ng kaniyang opposite na mga ideas doon sa ibang mga kababayan natin. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat.